take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about God of wow, you're more than I could ever.
The best of all is your great love. You're the God of wow. Magandang araw mga bata! Ang ating Bible story ngayong umaga ay patungkol sa dalawang pagkaibigan. Kayo ba ay mayroon ding mga kaibigan? Kung gayon, tiyak na magugustuhan ninyo ang ating kwento patungkol sa kung paano natin mapaglilingkuran ang ating pamilya at ang ating mga kaibigan. Ngunit bago tayo magsimula, saglit muna tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ibinigay niyo sa amin. Salamat po sa panibagong pagkakataon upang kami po ay makapakinig at makapag-aral ng inyong mga salita. Kayo po ang siyang bibigay sa amin ng gabay upang maisabuhay po namin ang aming Bible lesson ngayong umaga. In Jesus' name we pray, Amen. Ang kwento natin ngayong umaga ay matatagpuan natin sa 1 Samuel, Chapter 18 verses 1 to 6 at chapter 19 verses 1 to 7. Ito ay patungkol sa dalawang magkaibigan, si Jonathan at si David. Si Jonathan ay isang prinsipe, ibig sabihin anak siya ng hari. Ang kanyang ama ay si Hari Saul. Bilang prinsipe, ang damit niya ay mamahaling at may suot siyang mga baluti o armor at mga mamahaling sinturon. Si David naman sa kabilang banda ay isang pastol. Damit ng pastol ng tupa ang suot niya at may dala siyang tirador. Matapang na kabataan si David. Isang araw, pinatay niya ang giganteng si Goliath, ang kalaban ng Israel. Pinatay ni David si Goliath sa pamamagitan ng kanyang tirador at dahil dito, siya ay sumikat sa Israel. Nang unang magkita si David at si Jonathan, naging magkaibigan agad sila. Minahal ni Jonathan si David gaya ng pamamahal niya sa kanyang sarili. Hinubad niya ang kanyang suot ng mga mamahaling kagamitan at ibinigay niya ito kay David dahil sa kanilang pagkakaibigan. Hiniling ni Haring Saul na tumira sa palasyo si David at maging opisyal ng kanyang hukbo. Maraming nilaban ng mga kaaway si David kasama ng kanilang hukbo at naipanalo niya lahat ito. Nahikita niya sa tagumpay ang lahat ng opisyal sa hukbo ni Haring Saul, kaya ginawa siyang general. Tinulungan ng Diyos si David na manalo sa marami pang labanan. Ang resulta, pinuri siya ng mga tao nang higit pa kay Haring Saul. Noong narinig niya ito, nagalit si Haring Saul. Sinabi niya sa anak niya si Jonathan at sa lahat ng mga opisyal na patayin si David. Kung sa inyo nangyari ito, ano ang mararamdaman mo? Kung alam mo naman na walang ginawang masama ang iyong kaibigan, tutulungan mo ba ang kaibigan mo? Oo, ganun din ang ginawa ni Jonathan. Kanyang sinabi kay David ang plano ng kanyang ama. Sabi ni Jonathan, mag-iingat ka dahil balak kong patayin ng aking ama. Kakausapin ko siya at anumang malaman ko ay ipapaalam ko kaagad sa iyo. Ang sabi ni Jonathan kay Haring Saul, huwag po ninyong gawa ng masama ang lingkod ninyong si David. Wala po siyang ginawang kasalanan sa inyo. Sa halip, lahat po ng kanyang ginawa ay napakalaking tulong para sa inyo. Bakit niyo ngayon gustong gawa ng masama ang walang kasalanan si David nang walang sapat na dahilan? Sinabi ito ni Jonathan sa hari upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Dahil dito, nakumbinsi niya si Haring Saul na mangakong hindi niya papatayin si David. Sa ating kwento ngayong umaga ay napatunayan ni Jonathan ang kanyang pagiging tapat na kaibigan kay David
sa pamamagitan ng pagtatanggol dito. Binalaan niya si David tungkol sa panganib na banta sa kanya ni Haring Saul. Kinausap niya ang hari tungkol kay David. Pinaalala niya sa hari ang mabubuting ginawa ni David para sa kanya. Dahil dito, nangako ang hari na hindi na niya papatayin si David. Ibig rin ng Diyos na ganito ang ating gawin para sa ating mga kaibigan. Hindi siya nalulugod kapag nakikita niyang hinahayaan natin magdusa o masaktan ang ating kaibigan samantalang may magagawa naman tayo para makatulong. Nais ng Diyos na tayo ay maging tapat ng mga kaibigan. Maaaring hindi nangangalib ang ating mga kaibigan tulad ni David, pero marami pa rin panganib kung saan pwede natin silang bigyan ng proteksyon. Ngayon naman, ay magbibigay ako sa inyo ng mga sitwasyon kung saan malalagay sa panganib ang isang kaibigan. Kung kayo ito, ano ang gagawin ninyo? Unang halimbawa, sina Bea at Nikki ay bagong magkaibigan. Bagong estudyante si Nikki sa school ni Bea. Isang araw, nabalataan ni Bea na kakulong ang tatay ni Nikki dahil sa pagnanakaw. Hindi alam ni Bea kung totoo ito, pero kumakalat ang balita sa school. Gustong ipagtanggol ni Bea si Nikki. Kung ikaw si Bea, ano ang gagawin mo? Kung ako po si Bea, aalamin ko po muna kung totoo nga ang balita. At kung totoo nga ito, aking ika-comfort si Nikki at paprotektahan sa mga nagsasalita ng masama sa kanya. Sasamahan ko din siya upang hindi siya maging malungkot. Pangalawa, matalik na magkaibigan si Nalani at Rachel. Naglalaro sila sa bahay ni Rachel nang hindi sinasadyang nabasag ni Lani ang isang mamahaling flower vase. Kaagad tinipo ni Rachel ang mga piraso ng nabasag na vase. Nang sandaling iyon, dumating ang nanay ni Rachel. Akala niya si Rachel ang nakabasag ng vase, kaya pinagalitan niya ito. Kung ikaw si Lani, paano ba ipagtatanggol si Rachel? Ang sagot ko sa tanong na iyon ay, huwag na niyang papagalitan si Rachel at ako naman ang nakabasag ng vase. Pangatlo, binalak ng kaibigan mo si Paolo na umakyat at mamitas ng mangga sa puno ng kapitbahay nang walang pahintulot. Alam mong mali ang gagawin ni Paolo. Paano mo siya poprotektahan? Ayon po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 27, Talatang 5, ang bukas na pagsaway ay mas mahusay. Pipigilan ko po si Paolo na umakyat at mamitas ng mangga sa puno ng kapitbahay na walang pahintulot. Papalalahanan ko po siyang laging piliin ang maging mabuti at matapat na bata. May problema sa kanyang kidney ang paborito mong pinsang si Mikey. Sinabihan na siya ng doktor na iwasan na niyang kumain ng mga maaalat na pagkain. Pero mahilig kumain si Mikey ng ganito. Nagagalit siya kapag pinapaalala ng ibang pinsan niyo ang payo ng doktor. Isang araw, nahuli mo siyang nagtatago ng isang malaking potato chips na bag sa kanyang aparador. Paano mo paprotektahan si Mikey? Babantayin at sasabihin ko po kay Mikey na huwag na siyang kumain ng potato chips dahil hindi ito nakakabuti sa kanya. Ipapaalala ko sa kanya na dapat kain ang dapat at huwag ang gusto. At higit sa lahat, bigyan natin ng halaga ang pagsunod sa ating mga magulang dahil hindi lamang ito nagpoprotekta sa ating buhay sa ngayon. Magbibigay din to ng kaluguran sa Panginoon. Very good mga kids! Ganyan nga ang nais ng Diyos na gawin natin. Mahalin natin at protektahan ang ating mga kaibigan. Ngayon naman ay sama-sama natin pag-aralan ang ating Bible verse for this week. Good morning, mga GSSO!
ang memory verse natin ngayon ay nakasulat sa Kawikaan 17:17a. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. O ikaw naman, Shane. Kawikaan 17:17a. Ang kaibigan nagmamahal sa lahat ng panahon. O tara, sabay naman tayo. Kawikaan 17:17a. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Lord, thank you po sa Bible lesson namin today. Tulungan niyo po kami, laging mahalin at protektahin ang aming mga kaibigan. Salamat po sa marami. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Goodbye mga GSSO. See you next week. See you next week. Bye.